Oong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghahatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:22 ng umaga. Puwet niyang bitsabihon sa aki. Muli ang aming taus-puso pasasalamat sa mga naghahatid ng ating programa sa James Coffee Mix na sa iba't ibang variants, ang pambansang healthy coffee ng Pilipinas. Ang Leo Tires, una ang kaligtasan ng mga motorista, tangkiliking ang gawang Pilipino, ang Tatat Leo Tires. At ang New World Diagnostics, now celebrating 25 years of excellence in diagnostics. At kahanga-hanga ang ginawa ni Mayor Benjamin Magalog ng Baguio City para matulungan ang PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation sa Cordillera Administrative Region ay naglagay ito ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng SPES o Special Program for the Employment of Students. Sakop ng trabaho ng estudyante ang simpleng encoding, sorting, tagging, or filing of documents. Lumagda ang mga estudyante sa isang non-disclosure agreement para masiguro at maprotektahan ang sensitibong impormasyon ng mga pasyente. Natural po kasi pagdating po sa PhilHealth, syempre iba may ukol po sa kung ano sakit po ng isang pasyente. Yun po ako ang Data Privacy Act. Kaya nga po, kailangan dapat po maging maingat. Para pag-usapan ito at iba pang pagkilos ng PhilHealth, kasama natin si Ms. Merlin Ibanez, Head ng Public Affairs Office ng PhilHealth Region 10. Yan po. Magandang umaga muli sa inyo, Ma'am Lynn. Pakibati po muna sa ating masugid nating tagapakinig at tagapanood sa ating programa sa DWBL AM Band at sa siyempre po sa social media, sa Facebook at sa YouTube channel. Yes, magandang umaga po, Doc Hilda. Salamat po sa another opportunity na ito na makasama kayo sa programa mo na Health and Travel. Magandang morning sa ating mga viewers sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Makasamahan ko dito sa PhilHealth Region 10, lalong-lalo na sa aming Acting Regional Vice President, si Delio Aceron. Maayong buntag po sa inyong tanan. At pwede ba namin malaman kung ilan ang mga tauhan natin sa PhilHealth Region 10 at gaano karaming claims na pumapasok sa bawat araw sa inyong local health office at mas marami po ba nung nag-start ang pandemic compared sa wala pang pandemic? Yeah, sa ngayon, Doc Hilda, around 300 po kami region-wide dito sa PhilHealth Region 10. Kasali na dyan ang mga kasama ko sa iba't ibang local health insurance offices. So kasi meron kaming 5 local health insurance offices po dito, 5 LIOs, na andun po sa Hingoog, Osamis, Bukidnon, dito po sa Cagayan de Oro may isa, and Iligan. And isa pa, kasali na rin dito sa 300 plus yung ano namin, yung PhilHealth Business Centers. So meron po kaming 8 business centers po region-wide. Now, with regard po doon sa claim, medyo marami-marami na rin po ang claims na we receive namin every day. Lalong-lalo na ngayon na pandemya. At lahat ng claims na ito, Doc Hilda, para sa impormasyon ng ating mga viewers, ay binubusisi talaga namin sa mga kasamahan namin sa Benefit Administration Section para mabayaran agad via given turnaround time. At alam po siguro naman, Manlim, di ba, mismo na ang pasyente ang nagkikwento na hindi naman daw sila COVID, nilalagay sila sa kategoryang COVID. Kaya nga po, paano nalalaman ng PhilHealth kung ang tama po ba ang pinafile ng mga hospital? Yeah.
Meron kasi kaming ayun, marami kaming we heard about that kind of complaint, pero wala pa talagang formal na nag-complaint with regard to that. At kasi yung tawag natin 'yan. Pero dito po sa PhilHealth po, Doc Hilda, talagang sabi ko kanina, binusisisi talahat yung claims. It will be carefully evaluated by our medical evaluators para hindi po makalusot yung ganon ng mga klase na yon. And in fact, meron kasi tayong dalawang claims. May good claims at saka bad claims. Paano yan ma-identify? Because it was carefully evaluated by our medical evaluators. So yung mga good claims po natin, diretso-diretso yan. Agad-agad yan, madali ang mabayaran with a given turnaround time. But kung may makita ang mga discrepancy yung aming medical evaluators, hindi yan babayaran. Hindi yan agad-agad babayaran. Depende po kung anong mga discrepancy. It will be returned to the hospitals. And if kung may makita silang ganun na kahit hindi COVID, kino-COVID nila, the more that it will be returned or denied or ma-denied yung claim na yon. And isa pa, Dokila, it's very impossible kasi may mga requirements tayo sa ating mga partner hospitals. At saka yung hospital partner natin yan. In fact, ngayon, we are doing the constant dialogue with our healthcare providers, with our partner hospitals. And I believe they will not do that. But in case lang, no, merong mga ganun, hindi yan makakalusot sa atin. Kasi marami tayong medical evaluators dito and they are very good doctors na mag-scrutinize talaga sa ating mga claims. So if may makita sila na mga ganun, na agad-agad deny yan kung may mga ganun na mga klase. Eh pero sa ngayon po ba, ang PhilHealth po ba, meron po kayong sinasama do sa form kung saan eh meron silang parang tinatawag na sinumpaan na kapag sila ay nagsulat po o nang false na ano na sakit nila o ina-upgrade. So ito po ba ay dapat pirmahan po ng mga doktor? Kasi ang doktor po ang naglalagay eh kung let's say siya po ay mild, moderate, o critical, severe. Kasi pagka critical, severe, mas hindi nila mabobola yan kasi kadalasan intubated yan o nasa ICU. Pero yung mga nasa mild lang, gagawin nilang moderate o kaya naman as in walang COVID, gagawin nilang mild case ang claim ng pasyente. Okay, with that, yes, Doc Hilda, totoo yan. May tinatawag tayo na commitment form. So doon, ang mga doctors, makasign sila doon. That's why nga, it's very, very impossible po yan. Oh. Yeah, it's very, very impossible kasi based po sa batas natin, sa Universal Healthcare Law, may corresponding penalty po. Kung ano, may corresponding penalty po yung mga upcasing natin. And with that also, kaya po nanawagan kami, if may malaman sila with regard to the upcasing, open naman po yung opisina namin so that it will be investigated. We have mga email addresses na pinapalabas po namin. In fact, may whistleblower address po kami, may email address. So that they could write there, they could complain there, so that po, para po maimbestigahan agad-agad. But again, as what I've said, here in Region 10, pinapatuloy po namin yung dialogue namin with the partner hospital so that wala pong mga ganyan. Para po wala yung mga ganyan. Para po magkaintindihan tayo with regard to the claims. May reconciliation po nga nangyari po sa mga claims po namin dito sa Region 10. Yeah. At Ma'am Lynn, pwede ba natin bigyan ng isang guide ang mga miyembro? Kasi meron naman, instead of upcasing, iba naman, hindi i-detecto. Kumbaga, ayaw nila ipasok dito sa package natin, which is yung mild pneumonia. So, para sa mga nakikinig o kaya may kamag-anak na nag-COVID, paano po nila malalaman kung tama po ba ang nilalagay? Kung naman doktor, let's say kung mild, dapat ano bang kondisyon ng pasyente? Dapat po ba meron silang x-ray o CT scan na nagsasabi na sila may pneumonia? What if sila ay admitted? Tapos, let's say silang dalawang yung ginagamot sila. Pero pagdating po sa chest x-ray, malinis ang kanilang pneumonia. So, hindi sila qualify for mild pneumonia na package natin. Ganun po ba yun?
Yes, it ano Doc Hilda, it would be depende po no kung ano po yung findings ng doctor. Because with regard to COVID-19 benefit packages, we have different set of pneumonia case rates package po natin. Kasi we have mild pneumonia, that would be 43,997. So that the viewers, our viewers now could we will know how much po yung ma-deduct sa kanila ng pag-check out nila, no? Because we have mild pneumonia, 43,997. We have moderate pneumonia, amounting to 143,267. Then we have severe pneumonia, 353,500 plus. And for critical pneumonia naman, we have 786,384. So ito po yung mga findings na ito. This is related to COVID. However, kung may pneumonia naman sila, tapos wala silang COVID, we still have package for that. Yung pneumonia na yon. Ang itong sinasabi ko na pneumonia na case rates packages from ranging from 43,000 up to 786,000. Ito po yung nag-positive COVID sila. Positive sila, confirm positive po sila. Pero ang nangyayari kasi, confirm positive sila at talagang na-admit sa ospital, pero pagdating po sa chest X-ray, wala silang pneumonia. So, Ah, hindi yes. sila makapasok dyan. We still have that package, Doc Hilda. Ito po yung intermediate package po natin. May bagong circular po tayo nilabas this year. Intermediate package, which means that they are treated as COVID-19, sorry pala. May pneumonia pala sila pero nag-negative sa COVID. But still, pneumonia yung binabayaran. Kaya nga, may intermediate package tayo na ganyan. Kung wala talaga silang pneumonia, Doc Hilda, which means that hindi talaga yan, di ba? Sa ano, pag walang pneumonia, pag very mild lang yung symptoms ng COVID, it's not admissible. So pwede sila magstay doon sa ating community isolation units. And with that, we also have another package for our CIUs that is amounting to 22,449. Kasi wala silang pneumonia, so dapat hindi sila ma-confine doon sila doon sa ating mga CIUs. But if andun sila sa hospital, there might be another mga doctor, so they avail another case rates po, another package po natin. Hindi po related doon sa ating COVID benefit packages. Kasi So, marami if tayong mga cases po, Doc Hilda, no? Marami tayong list of packages, mga illnesses, mga cases. So pag if they could not avail the COVID-19 package, they could avail of the other case rates package po natin. O kasi ang dami pinagawa sa pina-chest X-ray siya, pina-CT scan, nag-stay siya ng almost 3 weeks at walang nakaltas sa kanyang PhilHealth, kaya masama ang loob talaga. Sabi ko, pwede natin baka sakali, pwede niyo i-file sa PhilHealth, baka sakali makita yung buong hospital bill niya para ma-review o yung tingnan ko sa medical abstract kung anong sinulat. Yes, we could review that. Kaya tingnan natin kung saan po sila pwede makapasok. Kung baka may other findings yung doctor natin, di ba? Because if we're going to follow the rule with regard to the kanang availment of the COVID-19 benefit package po natin, kailangan talaga may pneumonia. Kailangan talaga yon, kasi yun yung package natin. Yung intermediate na sinabi ko kanina, still may pneumonia yon but nag-negative ng COVID. That's why we have that intermediate package because they treated yung patient natin, ginatreat sila as COVID patient. Kaya pasok sila sa intermediate. But yung sinasabi mo, siguro we could review that, we could forward that. Better siguro, Doc Hilda, magsulat po sila so that then attach lahat yung mga galing sa ospital, yung abstract at saka yung iba pang mga requirements o nakalagay doon so that we could check that. Yung our medical evaluators would check that. Baka may iba pa yung makita doon or may iba pang illnesses na mapasok doon sa other package po natin. Ma'am Lynn, meron kasi ako isang kakilala na for intubation na siya. Kaso lang, nung time nung ang kanyang oxygen ay bumagsak na po sa 43 at talaga kailangan na siya i-intubate, hirap na yung pasyente. Pero problema,
walang ano, walang mechanical ventilator that nung yung oras na yun dahil sa sobrang daming critical. So, namatay, in short, in less than 1 hour na namatay yung pasyente. So, ganun klaseng case na hindi siya na-intubate, hindi siya nailagay pa sa ICU, makakonsider ba to as critical? Less than 24 hours yun, di ba? With that, Pamilda, he could avail the resuscitation package po natin. We have package for that. Than ano siya. Nasa, I think, nakadalawang linggo siya. Pero habang tumatagal, lulalong lumalala. Ah, okay. More than 3 weeks pala. Yes. Depende na po yan, Doc Linda, Doc Hilda, no, kung ano po yung nakalagay po doon. Ano po yung ilagay sa doctor natin. Ano po yung findings niya. So talagang nakabase po talaga tayo kung ano po yung final diagnosis po ng doctor. At doon po papasok yung field of benefit packages po natin. Alam po ninyo, sa lahat ng nakikinig at nanonood, alam po kapag ka tinamaan ng COVID, at alam mismo ng miyembro na wala siyang kakayahan na magbayad kahit na sabihin natin ang CPL Health meron siyang 780 plus yung maximum na severe, pero hindi pa rin kakasya kapag siya nasa ICU, naka-intubate. Kaya nangyari sa kanya, Ma'am Lee, nung time na sinasabihan na siya ng kanyang doktor na kailangan ma-intubate na siya, ayaw niya. At siya mismo pa ang kumirma ng waiver kasi unang-una, siyempre takot siya sa hirap, masakit daw yung intubate. Second, natatakot siya yung sa magiging gastos o baka siguro iniisip niya, baka hindi siya makalusot o sabi natin, hindi siya makaraos dito sa COVID na to kapag siya na-intubate na. So in short, kinatatakutan niya yung gastos na madami, yung maiwan niya sa kanyang pamilya. Na siyempre din, baka hindi rin kaya i-shoulder yung mga magagastos niya sa ospital. Actually nga hindi nga siya na-intubate pero ang kanyang bill ay umabot din ng 400,000 o less than 500,000 dahil more than 2 weeks siya So yun po ang nangyari at sabi ko sa ating mga nakikinig po, ingat po kayo ha kasi talagang itong Delta variant na to talagang nakakatakot at ang lapas po nung kanyang epekto ng COVID, nung pagtama, habang hindi siya agad-agad katulad itong kinikwento ko po sa iyo, after 10 days na, tapos yung oxygen niya, bumabaksak pa rin kahit na naka-ready and severe na siya, naka-high flow machine, hindi pa rin gumaganda. Kaya yan po ang isang natin sa ating mga nakikinig kayo sa atin. Yes, with regard to that, Doc Hilda, no, kung yung pasyente natin ay na-confined in a government facility, meron pa tayong tinatawag po na no balance billing policy or NBB. So which means that wala nang dapat bayaran pa ang ma-confine sa mga accredited government hospitals or type accommodation. Because a no balance billing policy po natin or NBB, ito po ay isang palisiya ng PhilHealth kung saan ang isang kwalipikadong kasapi ng PhilHealth ay hindi na po sila sisingilin ng karagdagang bayarin para sa mga serbisyo na ibinigay ng mga piling pasilidad na accredited po ng government hospital po ng PhilHealth. So yun po, no, until now we are still may NBB pa rin po tayo. Pero sa private hospital, hindi siya ma-apply. Yes. As for now, Doc Hilda, though it's in the law, but it's in the UHC na 10% po ng bed capacity, kailangan po yan sa private hospital, na 10% of their bed capacity kailangan ward-type accommodation. But for now kasi wala pa tayong guidelines with regard to that, so wala pa masyadong NBB po sa ating private hospitals. Hopefully, later on siguro, Doc Hilda, if we could fully implement na the universal healthcare law, then that's the time na may role ng NBB po sa ating private facility. Kasi importante din yun kasi there are lots of people na who cannot really afford na we're in, puno-puno na yung government natin, so walang choice, doon tayo sa private. So we are actually praying for that now. If we could fully implement the universal healthcare law, then mayroon na tayong NBB po sa ating mga private hospitals. Kapag nasa government hospital siya at punuan sa ward,
So napunta siya sa private. So hindi rin siya pwede sa MBB. With regard, ibang case na po 'yan. Ibang case na po 'yan, Doc Hilda. Sako pa rin sa NBB. Sa no balance billing or NBB policy po natin. Again, as what I told you kanina, wala nang dapat bayaran, di ba? For now, indigent, sponsored, kasambahay, lifetime, at senior citizens, kung na-confine siya in a ward. But if the hospitals cannot provide another accommodation, kasi puno na yung ward type, so they could still avail, lalo na ngayon na panahon ng pandemya. Ang objective talaga ng, ng UHC, lahat po, Doc, matulungan at makagamit sa benepisyo ng PhilHealth. Ito po na palisiya na ito, may circular po tayo niyan before, that was 2017, Circular 17, kasi 17 yung tawag namin yan eh. Circular 17, 2017, yun po yung guidelines, andun po yung guidelines, guideline na yun, under the general policies. Na in case puno na po yung full capacity na po yung ward type ng government hospital, then the patient would be accommodated to a private private room so maka-avail siya ng NBB. Now if may bakante na doon sa ward type, pwede na rin ma-transfer yung patient. So ibig sabihin kapag puno ang ward, nilagay siya sa private. Pero once na may bakante na sa ward, babalik siya sa ward. So, pwede yun. Yes, pwede yun. Pati pula talagang bakante, pwede yun. Andoon din siya sa private, pwede. Private room, pwede yun. Okay. At least para ma-explain ko sa mga napasok po sa government hospital. At syempre, pagka napasok po siya sa private room, kaya meron siyang gastusin na, yun nga, inuutang nga nila yung pangbayad sa hospital. At isang pasyente naman, Ma'am Lynn, kapag isang pasyente na wala pang hulog po sa PhilHealth, hindi pa siya senior, tinamaan ng COVID at admitted sa hospital, sa bagong batas, di ba, lahat ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Magagamit ba niya ang kanyang PhilHealth dahil siya ay Pilipino pero wala siyang hulog? So ano ang dapat ang gawin niya na ito po ba kapag siya ay admitted hanggang sa ma-discharge? Mabibigyan po ba, pwede po niya gamitin ang pagka-Pilipino niya, pwede sabihin sa accounting, ako po ay under the universal healthcare law, dapat meron akong PhilHealth deduction, o habang nasa ospital pa siya, which is ganun din ang tinuturo ko sa iba, habang nasa ospital pa siya, punta na lang siya kagad sa pinakabalapit na PhilHealth office at magbayad ng isang buwan o dalawang buwan at para makakuha na siya ng MDR copy at ito naman ibibigay niya sa ospital. Yes, tama po kayo. Tama po kayo, Doc Hilda, no? With the UHC, UHC law, nagbigay po ng automatic membership lahat ng Filipino. This means that every member, they will be granted immediate eligibility for health benefits. Regardless kung na-register ba sila, hindi pa ba sila member. So, and ito po under RA 7875 as amended by RA 92241, yung pong tinataw natin na NHIP or National Health Insurance Program. Now, pag sinabi po natin immediate eligibility, ang ibig sabihin noon ay mayroong automatic entitlement from selective to full array of PhilHealth benefits. Kung failure to pay premiums po ay hindi ibig sabihin na hindi sila maka-avail ng benepisyo, pwede pa rin makagamit. But ito lang po, Doc Hilda. Later on, they will be billed. Isingil sila later on kasi bibigyan sila ng billing with penalty. Kaya tama yung sinabi mo. Kaya for now, we will advise them nababayaran na lang nila. Huwag na lang nating hintayin na singilin tayo with penalty. Mas maigi po nababayaran nila prior to discharge. Kasi if they will just pay an ample amount lang man yan, di ba? That's only 300 pesos per month, Doc Linda, Doc Hilda. At malaki na po ang maitulong ni PhilHealth. Malaki na po ang ma-avail nila. Lalong-lalo na kung magka-COVID po yung member natin. So yun po, okay po yung advice niyo po. Oo, alam po ninyo, kasi before, di pa siya tinatamaan ng COVID, tatanong ko na talaga sa kanya,
na kasi bo, ang trabaho po niya hindi naman permanent, on call lang siya. So voluntary. Tapos sabi ko, naghuhulog ka ba sa PhilHealth? Sabi niya hindi. Maghulog ka, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, delikado yan pag walang PhilHealth. Eh, nung pagkasabi ko sa kanya, sige, sabi ko, ang gawin mo, magbayad ka ng isang taon para hindi mo malimutan. Which is, gagawin na niya sana. Pero, hindi niya akalain nga, yan na nga, tinamaan siya ng COVID. So, nung pagpasok niya sa ospital, hindi na lamang ko, di ba, sabi na na-interview kita, na sabi mo, pagkapag walang 60, hindi niya pwede gamitin sa anak niya. So, yes, ang ginawa niya, eh, buong pamilya, COVID. So, nag-ano siya sa sister niya. So, sa 600 pesos na binayaran niya, kasi binayaran niya for the month of September and October. So, 600 na binayaran niya, ang nakaltas sa kanyang hospital bill ay more than 30,000. So, tuwang-tuwa siya, ma'am, yung data, buti na lang tinuruan mo ako. Kasi malaking bagay pa rin yung makaltas na babawasan ng 30,000 plus sa, I think, ang bill ko niya ay umabot din ng 200,000. So, malaki na din yung 30,000 against 600 pesos na ibinayad niya sa PhilHealth. Yes. Tilala mo yung po yun, Dok Hilda, yes, para mahinga natin ang statement para pasalamat sa yung mga ganun pang positive po natin na ano. Kasi marami talaga yung nakaka-avail kahit bago pa lang sila. Maganda talaga itong universal healthcare law natin, Dok Hilda, Because wala na yung mga 3 within 6, yung mga gano'n na palisiya, 9 over 12, iba meron tayong ganyan before. So it's really, maganda talaga itong UHC because everybody could avail immediately. Kahit kayo lang ka nagpamembro during the confinement, as long as babayaran nyo, konti lang babayarin nyo yan during the, within the confinement period, walang problema, automatic maka-avail talaga. Kaya talagang, kaya nung na-discharge na siya sa ospital, sabi niya, kasi ang binayaran niya is for September, October. So sabi daw niya, ang gagawin daw niya, babayaran daw niya November up to December next year. At siya nakita na, sabi na nakita na niya na ang kahalagahan na meron PhilHealth. Sabi niya, alam mo, tututusin, balit lang yung binabayaran eh, 3,600 a year. Pero isang admission pa lang o isang gamitan mo pa lang, yung pera, kasi di naman natin pinag-uusapan, gusto mo babawi ang pera mo. Pero ang nandoon na nakikita po ninyo, sa maliit na halaga, ang naibabalik sa inyo ay 10 times or more than pa. Di ba? Katulad sinabi ko kanina, 630,000 plus ang naikaltas. So sa nanonood sa atin ngayon, mga na nakikinig po, kapag po kayo ay less than 60 years old, hindi po kayo pwedeng beneficiary ng iyong anak. Ayun po, kasi yun po ang ano eh, yung kasi ang akala nila kasi, ay anak ko kasi nagtatrabaho na. So, pwede na ako maging beneficiary ng anak ko. So, hindi ako kailan maghulog. At yung asawa, ang anak nila wala pang asawa. Which is doon po nagkakaroon ng problema na hindi kasi alam ng karamihan. Kaya ma'am din, pwede po pakiulit sa mga nakikinig po ngayon. At syempre sa mga hindi pa alam, dahil di pa tapos ang pandemic, at itong PhilHealth, dapat kayo po ay maghulog na. Dahil ito po ay protection sa iyo. Kung kayo po ay wala pang 60 at meron kayong asawa, anak, pang pamilya na ito yung binabayaran nyo na 300 pesos isang buwan. Totoo yan. Especially yung sinabi mo kanina, nag-COVID lahat yung miyembro ng pamilya. Kahit isa lang doon, ang miyembro doon, kahit isa lang, halimbawa ang papa, tapos ang mga anak niya, yung anak niya, 21 years old below, covered na yan sa PhilHealth. So ilagay lang natin, yung isa nagka-severe, yung isa nagka-critical, yung isa ay mild, iba-iba, iba-ibang cases ng pneumonia ng family niya. Lahat po sila, they could avail the benefits because not only the member could enjoy the benefits but as well as the dependents. So yun. If we're going to calculate that, Doc Hilda, magkano yung na-avail nila? Sa nabayaran nila? Halimbawa, kahit babayaran nila yung 3,600 pesos for 1 year, tapos iba-iba yung pneumonia na na-avail nila, or shall we say, nagka-severe po sila lahat. How much po yung severe? That's 353,000 times 3. Halimbawa, tatlo sa pamilya. So that's almost a million. 3,600 pesos for 1 year babayaran nila
almost a million yung na-avail po nila na benefits because the entire family was able to avail the benefits. So yun po, sana po na ma-feel po yan no, sa ating mga kasamahan, sa ating mga viewers ngayon. Na sa murang halaga po na binabayaran po natin, marami po ang natutulungan ng PhilHealth. So yun po yung ano natin. Yun po yung talagang objective po ng PhilHealth no, na marami po tayong matulungan. Especially yes, lalo ng mga kababayan po natin hindi talaga maka-afford. Kaya po dito po sa programang Health and Travel at Servisyo Publiko, kaya lagi namin kaya regular natin nakakasama ang PhilHealth para mag-guide namin kayo at sa panahon ng pandemic na talagang itong PhilHealth ay na dapat po meron kayo. Eh, katulad po yung nabanggit ko kay Ma'am Lynn na siya ay, kasi itong pasyente ay babae. So asawa niya, hindi rin 60, so hindi rin miyembro. So dahil po sa pagbayad po niya, ang asawa niya kasama na rin. Tapos yung anak niya na, kasi anak niya na miyembro, eh meron na siyang sarili kasi anak niya ay miyembro po ng PhilHealth. Kaya nga lang po, hindi nga pwede maging beneficiary ang kanyang magulang. So ang nangyari po, dahil po dito sa pasyente, ang asawa po niya ay ngayon, pagka nagkasakit naman, so meron din sila makukuha ang beneficyo sa dito po sa PhilHealth. At bago tayo pumasok po sa mga katanungan ng sa ating mga netizen, batiin muna natin si Sir Delio Aceron. Good morning, Ma'am Hilda. At sa masipat na magaling na public info officer ng PhilHealth Region 10 na si Merlene Ibanez. At shout out po naman, sabi ni Marlene Acosta. Good morning po. Greetings from LHIO Bukidnon Prot. Dito po sa 10. Shout out to our very active acting RVP, Sir Delio Aceron. Keep safe po always, sir. Also to our beautiful POW head na si Miss Lynn Ibanez. Keep safe po at lady. At maraming salamat po. At share po ninyo dahil po at dito po ay itong alam mo sa ngayon talagang kailangan natin paulit at paulit kasi iba yes. Din nila alam eh. Na itong paghulog po nila sa halagang 300 pesos. Alam po, sa 300 pesos, kapag ka meron na positibo, sa RT-PCR pa lang, nabawi mo na kagad yung 300. At let's say sabihin, buong pamilya, o lahat yan, magagamit agad yan sa halagang 300 pesos a month. Diba? Yes, yes. Because, na-mention mo naman yung RT-PCR. Because we still have testing package, Doc Hilda. We have the RT-PCR. Yun po, that's from range. Ang range po niyan is 900-234-3409. Mm-hmm. Meron po din tayong cartridge-based PCR. So, covered din yan ng PhilHealth. Mm-hmm. So, yan, malaking tulong talaga. That's why we encourage now, especially lahat po na hindi pa member ng PhilHealth, na mapamembro na tayo. At saka yung may mga, lapses, yung mga, may mga missed period na hindi rin binabayaran, babayaran na po natin because for now, hindi natin alam. We don't know kung kailan tayo magkasakit. Very unpredictable talaga yung COVID. Hindi natin alam kung ano yung epekto doon sa body natin, yung virus na yan. Ay, oo, totoo. Imagine nyo, lalo na yung mga ayaw magpabakuna, yung mga unvaccinated. Sabi na, ay, hindi naman kami lumalabas sa bahay. Dito lang kami sa bahay. Pero sa ngayon, panahon na itong August, September, karamihan po ang mga naipapasok sa ospital at talagang na from moderate to severe, yung mga unvaccinated yun, ha, yung sinasabi nila hindi sila lumalabas ng bahay. So talaga sa panahon ngayon, talagang malaki talaga na itutulong po ng PhilHealth. Ang unang katanungan, Ma'am Lynn, pwede po ba ang Barangay Certification of Indigency para makonsider ng PhilHealth na indirect member po ako? Yes, we have two types of membership, Doc Hilda. Ito po yung direct and indirect contributors. So, yung barangay certification na sabi niya, i-mention ko lang, ito yung mga miyembro under indirect contributors. You have indigents identified by the DSWD, which means yung listahan ng mga indigents na to, galing po yan sa DSWD. Hindi po yan galing sa PhilHealth. Ikaduha, ito po rin pinatawag natin ng mga beneficiaries of Pantawid Pilipino, Pamilyang Pilipino Program. I think you are familiar with that. Yung mga foreigners beneficiary po natin, sila po, under sila sa indirect contributors. And then yung persons with disability at saka
For now, wala na po tayong sponsored program. Ito na pong tinatawag po natin na group enrollment. Okay? So yung barangay certification na sabi niya, siguro pasok yan. Before kasi, we need that for the sponsored program beneficiary po natin. But for now, nakipag-usap po kami sa ating mga LGU so that yung members nila before sa sponsored program, pwede natin ipasok doon sa group enrollment. So whatever be the requirements sa group enrollment doon po tayo, pinag-usapan po namin yan sa LGU kasi iba na po yung, hindi na po individual yung pag-ano nila, yung pagpamiyembro nila, kundi by group na po. Yun po yung replacement po natin sa ating sponsored program. At a second question, medyo di ko masyadong gets, ewan ko lang kung makuha mo. Required ba na ayusin muna ang magbayad ng contribution sa PhilHealth or pwede dun sa country na pupuntahan? Ah, okay. I think ito po yung tanong na ito. I think po sa ating mga OFWs, mga overseas Filipino workers po natin. As much as possible, kailangan mas mabuti ayusin natin kaagad para walang problema sa kanilang beneficiaries dito sa Pinas. Kasi requirement po din na kaya yung OFWs, kailangan before sila magpunta doon or before they will go outside the country, kailangan babayaran po nila. May PhilHealth member po sa ng PhilHealth and they could pay naman through staggered payment. Kasi may bago tayong palisiya with regard to that. We have an advisory po, Doc Hilda, para sa ating mga OFWs na babayaran, pwede they could pay 2,400 muna yung babayaran nila. Maka-avail na po sila, including their beneficiaries. So before going out of the country, I hope they could settle na their payment. But if they could afford to pay the whole amount, para wala na silang babayaran later on. Kasi yung benepisyo kasi, Doc Hilda, para sa ating mga OFWs, malaking tulong din yan sa kanilang dependent na andito po sa Pilipinas. Pero alam ko, Ma'am Lim, di ba dapat before sila umalis ng bansa, nire-require yan ng POEA na dapat meron na silang lahat, yung PhilHealth, pag-ibig, SSS. Dapat yes. ma-enroll na lahat, di ba? Yes, requirement po yan. Requirement po yan, Doc Hilda. But ang ibig po, sabihin ko kanina, we have an advisory kasi because may mga ano yung... we have an advisory to answer the queries of sa ating mga OFW sa concerns po nila kasi medyo malaki yung contribution nila based on the salary kasi dahil makukuha tayo ng 3% rate, di ba? Kaya na they are asking if they could pay it on staggered. So pwede kayo nagpalabas tayo ng advisory with regard to that. So ang nakalagay doon sa advisory, pwede nila babayaran ng 2,400 pesos for 1 year. Pwede na yan. Tapos pwede na kahit ando na sila sa labas, they could ask somebody to pay yung remaining amount nila po. Pero, pero dapat nandito sa Pilipinas ang magpe-pay para sa kanya. Yes po. Uh-uh. At ang anybody next naman could pay. Yes po. Ang next question naman po, kailan po ba natatapos ang bayarin ng isang kumpanya sa kanyang separated employee? Okay, once na separated na, which means wala na sa kanya, di ba? Wala na sa kanya yung empleyado niya. Pwede na yung, wala na po siyang ano doon, wala na po siyang babayaran. So, yung employee na yon, pwede siya mag-update na kanyang PhilHealth membership category. Kasi employed siya before, pwede na siya mag-voluntary or mag-self-paying individual. Siya na yung magbayad ng premium. Wala na pong share yung employer nila. So yun, change of membership category. So yung babayaran ng employee, that's 300 pesos po per month. So wala na pong obligation po yung kumpanya or yung employer. Kasi separated naman siya. Pero wala dapat, si employer o yung kanyang accountant, dapat i-report sa PhilHealth na si employee ay separated na from sa kanila. Yes. Kailangan i-report talaga yan so that they will not be billed. Kasi pag hindi i-report, hindi yan mawala sa system. So dapat i-report nila yung ER2. It will be signed by the authorized signatory doon sa opisina nila para po mawala na po yan. Hindi na po nila yan babayaran. Importante yung reporting doc. Eh pero kung sakali naman na hindi na i-report ng employer, na it's the employee na separated, pero meron silang pinahawakan na
na resignation letter. Pwede yan ba ipakita sa PhilHealth? Pero kapag nakalipas na ng ilang buwan o isang taon na, siyempre o kaya naman si PhilHealth ang nag-question na bakit si ganito, hindi mo binang, bakit walang hulo? Oo, kasi automatic kasi yan, it's a system generated po, Dok. Hilda. Lahat ng employee nakalagay doon sa system, talagang i-build yan. Kasi mag-generate yan ng SPA, yung SPA, yung Statement of Premium Account. So nakalagay doon magkano po yung babayaran ng isang employer. Automatic na yan sa system. Kaya we encourage all employers. They are actually na-remind na lahat yung employers natin because may ginagawa po tayo na peers forum monthly. So, para po na constant po yung communication po natin sa ating mga employers. So, na-remind na po yan sila na in case po may na wala na po yung empleyado sa kanila, they will really report that because they will pay. Babayaran talaga nila yan based on the system kasi wala po na report, hindi po yan reported. O kasi for sure, sigurado naman na kapag dati 10 ang empleyado niya, yung isa umalis na, so 9 na lang ang babayaran niya. So, doon sa 9, natural, magtataka rin si PhilHealth kapag wala silang, wala silang notice na si employee ay umalis na sa kanila. Oo. And isa pa, kahit walang example, kung wala hindi naka-notify yung PAMs nila, makikita nila yan sa kanilang billing, Doc. Oo. They will know, nasali pa pala si, so sila na po yung magre-report doon. Apa. Tapos, ano dapat gawin ng isang employer na nakapagsubmit na ng monthly premium ng mga empleyado pero may humahabol pa? Okay, so with that, ibig sabihin may additional employee. Pwede yan. They could report that through the EPRS. Mag-ano lang sila. Still, yung ER2, doon nila ilagay yung additional employee at saka i-attach yung PhilHealth member registration form or PMRF ng additional employee. Tapos kailangan may signatory yan, no? Signed by the authority. Tapos i-report nila sa office, i-report nila to the EPRS para po ma-add on yan, mahabol yan, mababayaran nila din. At may isang katanungan, bakit kaya kami naka-interest samantala ang dulong, hindi ko alam ang ibig sabihin ng PEN namin ay 8. So ang deadline ay 16 to 20th. 20th of the month of the following period. Nagbayad kami ng 19 that month. Bakit kami naka-interest? Yeah, with regard to that, yung PEN po, Doc Hilda, ito pong tinatawag natin na PhilHealth Employers PIN. PhilHealth Employers Number, sorry. So may mga deadline kasi niyan eh. Depende doon sa ending ng kanyang PEN. So kung ang ending, i-discuss ko lang so that everybody will know, if yung ng employers with PEN, nag-end siya ng 0 to 4, kailangan magbayad sila ng kanilang premium contributions every 11th to 15th day of the month following the applicable period. So kung ngayon, September, so babayaran nila yan yung month of September following month sa October. Deadline yan is October 11 to 15. Yung ending na 0 to 4. Now, yung PIN naman o yung PEN ending in 5 to 9, kailangan babayaran nila yan 16th to 20th day of the month following the applicable quarter. So yung tanong niya, nagbayad sila on the 19th. Yes, on the 19th, kasi 16th to 20th month man. With that kasi, yung generation of SPA natin, it is system generated. Naka-auto-compute na. There might be, kasi walang interest yon, because pasok sila doon sa deadline. There might be some system error or may glitch po doon sa system. Anyway, hindi naman po ina kinaka-worry yan because we could adjust. Pwede yan ma-adjust sa system. Pwede sila mag-request, bakit nagka-interest kami nga, pwede, ano naman yung nababayaran namin. So pwede naman natin yan mapa-adjust. So they could visit our office so that ma-adjust po yan sa system natin. Okay. And then, may expiration po ba ang pagiging indigent member ng PhilHealth? Ang sabi kasi ng isang hospital sa amin ay isang taon lang daw po ito.
Yes, totoo po. Yung indigent member po natin, yung sponsored program member po natin, 1 year po yung validity. Okay, 1 year po yung validity. So, since wala na po yung sponsored program natin, we advise them to pay voluntarily. Mag-ano na lang po sila, mag-self-paying member muna sila. If, kasi wala while waiting for that group enrollment. So, yes, 1 year po yung validity. But kung ni-refer nila as is yung membership under the SWD, oo. 1 year din yun. Tapos yearly, may renewal po yan, Doc Hilda. Okay. Yes, alam ko talaga yearly renewal yan. Yeah, may yearly renewal based on the list coming from the DSWD. Mm-hmm. Yung mga four-piece beneficiaries, sa kanila galing yun. At saka yung mga MCCT's beneficiaries po natin, sa kanila galing yun. So based on the list. So ano yung lista na na-renew nila every year, yun po yun ang gagamitin ni PhilHealth, basis po namin yun so that they could avail po the benefits. Pwede po bang kumuha ng PhilHealth ang isang underage na buntis na katulad daw yung nagtatanong? Yeah, of course, pwedeng-pwede. Kasi kahit underage po siya, yung baby niya, hindi yan ma-covered kung dependent siya sa kanilang parents. Uh-huh. So, much better kasi buntis siya, pwede siya magkuha ng kaniyang own membership. Because we don't know, later there might be complications sa baby niya. So kung may komplikado kung mag-complicate yung baby niya or may mga kahit konting ano yung sa baby niya, maka-avail din yung PhilHealth. So both the mother and the baby, maka-avail po silang dalawa po sa benepisyo ng PhilHealth. So much better, we encourage na kailangan po siya magpa-separate membership. May ano siya, own membership po siya, magpa-member. So ibig sabihin, let's say kung 16 years old pa lang siya at siya nabuntis, hindi niya pwede gamitin yung PhilHealth ng kanyang magulang? Pwede naman siya, especially if hindi po pa siya married, pwede naman siya, Doc Hilda, kasi pasok pa siya sa ating mga dependents. Yung sa akin lang, na why we encourage them na magkaugaling, that they would have their own membership sa PhilHealth because we don't know, hindi natin alam kung anong mangyari sa baby. Because yung pasok sa dependent kasi, siya lang yung under sa... So, hindi kasama yung... Yes, yung grandchild. Hindi na po kasama yung apo. So, baka may mangyari sa apo, di ba? Hindi natin alam. So, what if pagpanganak, then may complication yung apo, hindi siya maka-avail. So, buti, mas mabuti na magpamiyembro siya para covered po silang dalawa. Para maprotektahan po silang dalawa. Yes, at next question, marami may ganung problema. Yung sa PhilHealth po kasi okay. Ng papa ko, yung isang kapatid ko is hindi niya kaapelido. Kasi ang gamit niya apelido ay yung sa mama ko. Pwede pa rin po ba mapasama sa beneficiary ng magulang niya kung magkapatid hindi pareha sa apelido? Yes. Walang problema yan no, sa kung papag-usapan po natin yung apelyido. Kasi doon sa birth certificate po natin, naka-declare naman yon kung sino yung name of father. Importante yung mga requirements na isubmit nila aside from the PhilHealth member registration form. Doon po, ilagay po nila doon sa beneficiary, name ng bata, birthday, at saka i-attach din yung birth certificate. Kasi importante yon. Kasi naka-declare naman yung name of father. So, matitrace natin yan. Kasi yun naman yung sa, i-add ko lang po, Doc Hilda, yun kasi yung sa dependent natin na mga anak na below 21 years old, pwede nga siya illegitimate, as long as yung adopted, yun, kailangan lang namin ng mga legal documents po para ma-add sila as dependent. Hindi masyado mahigpit ang PhilHealth. Kaya kahit ano, di ba, illegitimate, pwede. Yeah, pwede. Illegitimate, legitimated, adopted, pwede yon. Pwede sila. Walang problema yan po. Yan. At may nagtatanong din, di ba dalawa na lang ang klase ng membership sa PhilHealth? Direct at indirect. Ano naman ang sponsored? So dito nagtatanong.
Okay, magandang tanong yan. At para ma-discuss natin yung different types of membership categories dito. We have two types of membership categories, direct contributors and indirect contributors. Now, sino-sino po ang kasali under the direct contributors? Ito po yung mga employees na with formal employment, yung makasambahay natin. Kasali po din sila yung self-earning individuals, mga professional practitioners, ating mga overseas Filipino workers, yung Filipinos living abroad with dual citizenship, lifetime members, kasali sila. Ito namang miyembro under the indirect contributors. Ito po yung mga indigents identified sa ating mga DSWD, as I mentioned a while ago. Yung mga beneficiaries po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of the 4Ps. Kasali din po yung senior citizens. Then, yung mga point of service na to, natin po na previously identified, pwede din sila. And our PWDs, kasali din sila dito po sa ating mga indirect contributors. So yung sinasabi niyang sponsored, under po yan sa indirect contributors, but through the group enrollment na po tayo. So under group enrollment na tawag ngayon na Yeah. Wala na po tayong sponsored program members ngayon. Group enrollment na po. Kaya nga, dito po, FYI po, Doc Hilda, no? Magkaroon po tayo ng dialogue with our LGUs. Magkaroon po tayo ng tinatawag natin na information caravan with them, all LGUs po region-wide, so that they will be informed paano po magpamembro under the group enrollment, paano po yung mga requirements nila, so that yung mga, kasi marami ng tanong, saan kami pupunta, yung mga sponsor namin before, ano gagawin namin? So yun po, medyo massive po yung campaign namin with regard to group enrollment para po that they could be a member again, para po maka-avail po, especially for those mga indigenous member talaga natin na walang-wala talaga, na those who cannot really afford to pay the premium. Sila po yung focus natin dyan sa group enrollment po natin. At last question po, naging member ako dahil sa mama ko. Kaso, hindi ko alam, nung nalaman ko, pina-verify ko sa PhilHealth, wala siyang makuhang record ko. Pero nung nag-apply ako ng membership, hindi raw ako mabigyan ng PIN number kasi may existing record ako. Ano po kaya ang gagawin ko? Nung check siya sa pangalan ng magulang niya, walang pangalan niya. Ngayon siya naman ay nag-apply, hindi rin daw makita. Wala daw existing record. So, paano yun? Walang pangalan niya. Maybe it might be Doc Hilda na dependent siya ng mama niya. We have to check the member data record of sa mama niya. Baka andun siya. Because once andun pa siya as dependent, at once qualified pa siya as dependent, andun yan sa system natin. Hindi pa yan ma-delete kung if below 21 years old pa siya. That under yan sa system, dependent pa po siya. But if more than 21 na siya, 21 years old above, automatic yan mawala sa system as dependent. So that time, pwede na po siya magpa-member under direct contributors as voluntary or self-paying individual. So we have to check, no? We have to check kung anong age niya. Baka andun yan yung membership niya. Oo, kasi sabi na niya hindi daw niya alam na miyembro ang mama niya at kasama siya as beneficiary siguro magulang niya. Kaya nag-verify siya, yun. Tama nga, nakasama siya under beneficiary ng mama niya, tapos ngayon siya gusto niya mag-voluntary. So, hindi siya may papasok. Kailan may delete muna siya dun sa as beneficiary ng nanay niya? Yes, as dependent po. Pag 21 na siya, automatic ma-delete yan sa system. Pwede na siya. Kasi pero kung wala pa siyang, kapag 21, automatic po ba dinidelete ang system? Yes. Pag 21, automatic na yan, mawala sa system. Pero kung wala pa siyang 21, dapat siya ang magsabi sa PhilHealth na siya magse-separate na. Oo, pag below 21 na siya, tapos may trabaho na siya, example lang, halimbawa lang, may trabaho na siya, then of course, pwede na siya magpa-member. I-delete natin siya as dependent, magpa-member na siya under direct contributors din kasi employed naman siya, may trabaho naman siya. But if, kung below, hindi pa po siya, below 21 pa siya, qualified pa siya as dependent, wala pa po siyang trabaho,
Qualified pa man, sayang naman din. So hindi naman po kami ganyan kasi i-enjoy mo na niya as dependent sa mama niya. Pag 21 saka pa rin siya magpa-member. Oh. Kasi based sa policy 'yan. Pero pag may trabaho na siya, then automatic siya i-alist natin siya as dependent po. As kailangan dependent na po siya magpa-member. Yes. Okay. Ma'am Lynn, at siyempre, pwede pa kita mahingi ng mensahe at ano ang pwede natin may payo sa ating mga miyembro at sa mga hindi pa naging miyembro po pa ng PILA, which is qualified dapat sila dahil sila ay ng legal age na o kaya wala pa silang senior. Ano po ang may papayo natin sa kanila? Yes. Maraming salamat po, Ma'am Hilda, no? Sa programa nyo, itong Health at Travel dito po sa DWBL. Actually, malaking tulong po itong programa nyo para maipaabot sa ating mga kababayan ang programa sa at benepisyo ng PhilHealth. Sa akin lang, sa lahat ng ating mga kasamahan, sa lahat ng Pilipinong nanonood ngayon, sa ating mga viewers, kung hindi pa po kayo member ng PhilHealth, magpamiembro na po kayo. Kaya especially if you have dependents, kasi hindi lang po kayo nag-enjoy ng dependents, kundi sa covered na po, hindi lang po kayo nag-enjoy ng maka-avail ng ating benepisyo, kundi sa included na po yung dependents po ninyo. So sa halagang 3,600 pesos for 1 year, based po sa pinag-usapan naman ni Ma'am Hilda kanina, malaki na po yung tulong ng PhilHealth. Malaki po yung ma-avail ninyo. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ulitin ko po, sa halagang 3,600 pesos, paano po kung magka-COVID yung lahat? Yung lahat ng pamilya sa same as yung nangyari po sa mga kaibigan namin, the whole family could avail our COVID benefit packages. So with that, I would like to encourage everyone na magpamiembro na po tayo because hindi natin alam, dapat ready tayo, dapat protektado tayo kasi hindi natin alam kung kailan po tayo makasakit, kung kailan po tayo mahawahan ng COVID na to, ng virus na to. And aside from that, Dok Hilda, I would like also to encourage our members, PhilHealth, lahat po ng PhilHealth members na hindi pa po nagbabayad, na sana babayaran na po nila ang kanilang contribution. Deadline po today, September 30. Yes, deadline po today, September 30 para sa ating mga voluntary members. Kasi yung deadline nila every, quarterly po. So every last working day of the quarter. So deadline po today, so magbayad na po tayo. That would be 300 pesos per month or 900 pesos per quarter. So Dok Hilda, asahan ninyo po kami na patuloy po kami magbibigay ng impormasyon. Aalalay po kami at tutulong sa ating mga miyembro. So sa ating mga viewers, maraming salamat po. Kung may mga tanong kayo sa benepisyong PhilHealth, i-click lang ang FB page ng PhilHealth Region 10. Ito po ang PhilHealth-Pro10. O kung may complaint po kayo, pwede kayo mag-email. Direct email po ito, Dok Hilda, no, kay Sir Delio. Ito po yung actionagadprox@gmail.com. Or if you have queries or additional information, if you want to know more about PhilHealth, pwede kayo mag-email sa philhealth10pao@gmail.com. So, daghan kayong salamat sa ngalan ng aming acting regional vice president na si Delio Aceran II. Ito po, Sir Merlin Hinakay Ibanez. Mayong buntag, Dok Hilda, o sa tanan ni mong mga viewers. Mali, ang nakasama natin ay si Ms. Min Ibanez, head ng Public Affairs Office ng PhilHealth Region 10. Kaya kung meron po kayong mga katanungan na reklamo o hinaing, maaaring kayong makipag-ugnayan sa PhilHealth. Next week po, makakasama po natin si Sir Delio Aceran at malaman natin kung ano naman ang pwede natin na itanong o kaya meron po kayong mga gusto itanong sa PhilHealth, mag-message na lang po kayo sa akin po. At kung sakali po, guys, pwede po din po kayong tumawag sa 8441-7442. At amari din kayo sa kanilang social media sites, sa PhilHealth Official, sa Facebook, Team PhilHealth, sa Twitter, sa Action Center at philhealth.gov.ph, sa email at sa website at www.philhealth.gov.ph. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas,
ay ganap ng 9:21 ng umaga. Kaya magandang umaga muli po kay Sir Delio Aceron, kay Ma'am Elsa Juneta. Thanks God, medyo bumaba na po ang virus. Pero hindi pa tayo nagano ha, kasi marami po kasi sa ngayon na kasi based doon sa nakakausap ko sa private at sa public hospital. Sa ngayon po, sa mga ward, medyo maluwag daw. Pero pagdating sa ICU, wala pong available. Ibig sabihin, marami ngayon ang, dahil po iba in denial, iba ayaw pa pumasok, delay ng delay, hanggang sa ang oxygen nila ay bumagsak po na below 80, hindi ba 70, may 60 pa nga eh. Meron pa nga isa na text sa akin, doktora, pwede pa matulungan, ang oxygen niya ay 40, nasa 40 plus, eh nasa that time, nasa I think nabanggit mo na yan eh, nasa meeting ako, mahina ang signal. So hindi ako magkapag-check ko sa sinong hospital, saan hospital na pwede na tumanggap. So mamaya ay nalaman ko na wala na. Sabi niya, doktora, wag na po ako maghanap ng hospital dahil da may pasyente ay pumanaw na. So ganun po ang nangyayari itong Delta na to, itong Delta variant na to. Hindi mo masabi. Kapag po, kaya nga lagi ko sinasabi, di ba, kailangan po meron po kayong nito oximeter. Ito oximeter, pulse oximeter. Dapat meron po kayo nito. Kapag po talagang ito ang oxygen po ninyo ay bumaba sa less than 92, 90, lalo na pag below 90, kailangan punta na po kayo kaagad sa ospital. Pero kung sakali naman positive po kayo at meron na konting fever, may ubo, pwede naman po sa isolation facility na provided by ng yung LGU. Kung sakali naman po wala po kayong separate na room o kaya wala po kayong separate na CR, so ina-advise po talaga na pumunta na po kayo sa isolation facility. So katulad po sa akin, no, nasa 97, 98 ako. So lagi po, so dapat po sa bawat bahay, bawat pamilya, dapat po meron po ganito. Ito po ang ito ang makakasave sa iyong buhay talaga. At talagang pagka sinabi, kaya unang sa kauna-una tinatanong ng mga doktor kung gusto po ninyo magpa-teleconsult. Ang una tatanungin sa inyo ng mga doktor kung meron po kung ilan ba ang iyong oximeter, ilan po ba ang oxygen level po ninyo. Kapag wala po kayong masabi, hindi po kayo ma-entertain ng doktor. Paano niya masasabi na kung kayo po ay talagang kung kailangan po ba, kaya ba sa home care lang po ba, kaya ba sa i-reseta nila through online, yun po ang ayan po ang nangyayari po ngayon. So kailangan po talaga meron po yung oximeter, tapos kapag po may fever, makati ang lalamunan, inuubo, masakit ang lalamunan, tawag na po kayo sa inyong doktor para mabigyan na po kayo kaagad ng antibiotic kasi yan po ay dapat prescribe po ng doktor. And then yung lagi ko sinasabi, ang Lianhua, ang BCO, spray kayo ng spray. Tatawag po, sana kayo. Ito po yung virgin coconut oil to para sa lalamunan. Ito para sa ilong po. Ito po, kasi alam po ninyo, ito affordable lang ito, mababa lang presyo nito, 180 isang Paris na. Samantala, meron ako nakikita na may lumalabas sa mga Viber na yung ini-spray. Ang mahal, 650 pesos. Ito naman, ito ay approved po ito, ay dumaan na po ito sa DOST, dumaan po ito sa pag-aaral, na clinical trial, na talaga ito ay for anti-COVID ito talaga. At virgin coconut oil talaga. Ito ang effective po, lalo na po sa mga asymptomatic. O kaya na preventive naman po kapag ako lumalabas o kunting kape o medyo makati o kaya may sisipunin ka, naglalagay na ako kasi panuhin ako ay napapraning talaga eh kapag let's say pag makati na lalamunan ko, talagang takot na ako. Kaya yan po ang buhay natin ngayon, yun ang po ang new normal natin na dapat po talaga maging maingat po talaga ha. Sa ngayon po sa ospital po, sa mga ward po, may mga ospital na medyo maluwag na. Kaya nga lang po
Siyempre, ayaw naman natin pumasok sa ospital, kaya ingat pa rin po. Pero huwag nyo hintayin na, inuulit ko po, huwag nyo hintayin na maging grabe na, huwag nyo hintayin na sumobrang mababa ang oxygen, kasi mas, kung mas pinadelay ninyo, so from 90 to 92, takbo na po kayo sa ospital. Huwag nyo hintayin na bumagsak po ng 80 o below 80, nako. Hindi lang naman kung sabihin natin may pera kayo. Pero yung hirap na dadanasin ng isang pasyente, ang hirap po talaga. Imagine, araw-araw kinukuha na ng dugo. Tapos, puro, ano yan, sinasabi nila sa akin, doktora, ang sakit po talaga. Ang mga dito nila, mga dalawang kamay nila ay puro mga pasa na, mga pasa. Yun po ang buhay po ng isang COVID-19 patient. At syempre po, pabalik-balik po, chest x-ray, at CT scan para malaman. Tapos pag-uwi sa bahay, talagang mahina, pang mahina. At isa pang advice ko ha, kapag po kayo ay galing po sa ospital, huwag muna kayo lalabas muna, magpahinga muna pa kayo kasi ang oxygen level po ninyo ay mababa pa. Hihingalin po kayo, huwag po kayong excited muna magtrabaho. Ano lang, gradual, hanggang sa fully na ma-recover na po ninyo ang iyong dating alam naman ninyo eh kung talaga normal na po ang iyong nararamdaman. Wag agad-agad na pipilit yung sarili na magtatrabaho na. At ako muli ay nagpapasalamat po sa lahat po naman na nanonood po ngayon po dito. Kaya thank you po kay Marlene Acosta, kay Sardelio Aceron II, dito po naman po kay Marisa C, kay Arnel Balagtas, kay Sonia Hugo, kay Ruchi Abiado, kay Dory Apasible, kay Mr. James Kang, kay Miss Consuelo Ong, at yan po. At sa lahat po na nanonood po dito po sa YouTube channel, thank you po Ma'am Lynn Ibanez po. Pwede po. At yan po, at alam po ninyo, ako ay magpapasalamat din po ako sa everyday po, tumataas po ang thank you po Ma'am Hilda and Sir Demio. Thank you po. Next Thursday si Sir Demio naman po ang makakasama namin. And then dito po sa pwede ba mahinga ng testimony yung naka-avail ng PhilHealth? Yeah, yes po, kakausapin ko po. At talaga nga malaking bagay po talaga yung itong naisabi po sa inyo na na-COVID po siya, na hindi pa siya miyembro po ng PhilHealth. Pero kahit hindi pa siya miyembro ng PhilHealth, pero dahil sa tinuruan po siya na magbayad ng 2 buwan o 1 buwan para makakuha na siya MDR copy. So, 2 buwan, yung 600 na nabanggit ko, yung sa 600, more than 30,000 pesos ang kanyang naikaltas. Actually, meron po ako nung meron ako yung hospital bill po niya na pwede ko ibato kay Ma'am Lynn Ibanez. Na makikita talaga natin na laki po ng tulong po ng binabayaran po ninyo yung 300. Kaya inuulit ko po ha, sa 300 pesos po na binabayaran po ninyo monthly contribution po, covered po yung asawa, covered po yung mga anak po ninyo na below 21 years old. So yung 300 pesos po, malaki po ang maitutulong kapag ka hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit o kaya kung kayo ay mahawaan po ng COVID-19. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa ating pang-Webes na edisyon ng programa na naghahatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo ang health and travel at serbisyo publiko. Hatid ng Goldshine Pharmaceutical Incorporated, ng Leo Tires at ng New World Diagnostics. Bukas pang Biyernes na edisyon, October 1, 2021. Kwentuhan James Coffee Mix. Muli tayo at makakasama natin si Sir Jerry Epoch. Sa ngalan ng aking mga kasama sa produksyon, William Maglente, writer-researcher, Barry Yubol, cameraman, si Jun Boho, editor, si Ma'am Elsa Cerillo, Judeda, at sa mga teknisya po ng DWBL 1242. Ako pa rin po si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang servisyo lady na nagahangat ng isang magandang at makabuluhang araw para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Magandang umaga po. Ciao, Shanghao. Ho, Chucky. Bye!
Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong.